Kamusta, Cancers? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Cancers. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Cancers? Bago ko makalimutan, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Itong practice ay meron kang sitwasyon na malalaman na kailangan mong harapin ng kalma. Meron kasing person na gagawa ng sitwasyon na ayaw mo. Kung mag-alibay man yung person, may hirapan ka rin maintindihan. Itong writing ay marami ka pang dapat malaman at matandaan sa sitwasyon na hinaharap or kakaharapin. At saka mukhang magtuturo ka din ng mga natutunan mo sa buhay sa kapwa mo. Teaching, na ang ibig sabihin marami kang taong nai-inspire. Maybe teacher ka o kaya matuwid yung pangangatwiran mo sa buhay. Merong fairness. Itong nutrition, nakadalawang cards ka na para sa healing. At saka, ang ilan sa inyo, maybe nagda-diet ka. Itong justice naman ang magdadala sa inyo ng fairness at saka protection para sa good karma. Maganda yung mga cards mo, yung meaning niya ba? Pero hindi naman kailangan magkaroon ng negatibo para may good karma. Yan yung resulta ng effort mo, kaya pinakita yung hustisya. Alamin naman natin ang angel number mo. Zero, cycles, eternity. May mga maganda talaga mangyayari sa buhay natin, pero hindi agad-agad darating ito. Two, four, three. Wants you to forgive each other. Mahirap man yan gawin, pero isa yan sa paraan para magkaroon ng clarity at malaman mo yung katotohanan. Ngayon guys, alamin natin kung ano ang situation mo, situation ng person mo, at saka situation ng relasyon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung card mo, Ace of Cups, na ang ibig sabihin ay nag-uumapaw na pagmamahal. Pwedeng person mo ito o kaya yung mga bagay na gusto mong gawin o napapamahal sa iyo. At saka sa card mo, ipinapakita na kahit na broken ka, single ka man or nasa relationship, totoo yung pagmamahal na ibinibigay mo. Walang kondisyon. Pero syempre, huwag mong ibuhos yung pagmamahal mo or kagustuhan sa bagay o kaya sa person. At saka ang ilan sa inyo, natagpuan mo na yung soulmate mo. Yun yung pinapakita ng card mo. Napakiramdam mo or tingin mo sa person. Ito pa yung tatlong card mo. Ace of Wands, the High Priestess, at Queen of Wands. Sa career, ang ilan sa inyo meron kang bagong work na sisimulan o kaya bagong negosyo. Magandang start ito para sa iyo. Lalo na't ang ilan, magkakaroon ng promotion sa trabaho mo. Pero sa career o kaya sa negosyo, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi pwedeng ikaw lang yung mag-iisip
para magtagumpay yung mga pinaplano mo sa career o kaya business. Yung mga positive at negative na makukuha mong komento sa kapwa mo ay isipin mo at saka huwag mong damdamin kasi makakatulong sa iyo yan para mas lalong mag-improve yung career mo o kaya negosyo. Kapag nasa sitwasyon ka, alam mo kung ano yung kailangan mo at saka hindi na komento. Single ka man or nasa relationship, ang kailangan sentro sa pagkilala sa person or pagmamahalan ay spiritual. At saka yung maging open kayo pareho ng person na matuto. Ang ilang single naman, meron ka makikilalang potential person. Pero kahit hindi pa man kayo, sobra naman kung bakuran ka niya. Yung sobrang pagmamahal niya sa'yo ay nakakasakal. At saka may pagkaselosa or seloso itong potential person. Ang ilan na nasa relationship ay magpapakasal kayo ng person mo or magkakaroon kayo ng baby. Ay teka lang guys, mamaya na lang natin kunin yung cards ng person mo. Alamin muna natin kung ano yung rune mo. Itong mga bato na to, madali lang itong matandaan. Unlike sa tarot cards na napakarami. Fehu. Pang-apat na ito na nagsasabi ng success at saka achievement patungkol sa money at saka career. Ano man ang estado ng pamumuhay mo, bato yan ng happiness. Sa mga nasa relationship, ikaw at ang person mo, yung pagmamahalan nyo ay nagpapatuloy. Ang iwasan mo lang ay yung mawalan ka ng time sa person mo. Ito naman yung card ng person mo, Three of Cups in Reverse. Ang ilan sa inyo, kung ikaw napaka-open mo na person, marami kang kakilala, itong person mo, tahimik siya. Hindi siya mahilig sa party or ilan lang yung kaibigan niya. Pero ang ilan sa inyo, ang person mo, may pagka-immature. Kumbaga nagkaroon siya or maybe ngayon, meron pa rin third party sa relationship niyo. Yung third party, pwedeng patungkol sa person, sa family niyo, o kaya sa trabaho niya. Itong card ng person mo ay kalungkutan, patungkol sa pag-iisa o kaya health problem. Pasensya na kayo guys sa sasabihin ko, pero ang ilan sa inyo, hirap kang magbuntis or may problem ka sa ovary. Kung lalaki ka, ibig sabihin, nahihirapan kayo ng person mo na magka-baby. Kumbaga natatagalan yung pagdating niya. Ito na yung card ng person mo, Five of Cups, Queen of Pentacles, at the Strength. Sa mga cards ng person mo, kaya pala gusto niyang mapag-isa kasi nagkakaroon siya ng matinding kalungkutan. Pero itong mga problema na dumarating sa kanya, kahit na sa financial or emosyon, ay pansamantala lang. Kasi yung happiness at saka success, lahat yan ay magsisimula sa iyo. Kahit na sinusubukan kung gaano ka man katatag, huwag kang mag-give up. Mas lalo mo pang doblehin yung lakas ng loob mo. Sa financial, meron kang pinanghihinayangan. Kasi kulang yung financial na meron ka. Or maraming kabawasan na nangyari sa financial mo. Pero hindi mo kailangan seryosohin yung problema na yan. Kasi alalahanin mo na ikaw din naman yung nagdala sa sarili mo kaya nagkaroon ka ng tagumpay.
at saka merong person na tutulong sa iyo or maghahatid ng balita para mapunan yung pangangailangan mo sa kakulangan sa financial or idea para sa career or negosyo. At saka meron kang sapat na power para maharap mo yung mga problema mo sa financial. Sa mga single, ang ilan sa inyo, nalulungkot ka pa rin kapag naaalala mo yung nakaraan mong relasyon na natapos. Nagiging mapili ka sa potential person kasi gusto mong malaman kung kaya mo bang magmahal muli. Itong isa ay walang reverse. Ang advice ng bato na ito ay magkaroon ng patience, lalo na't nagkakaroon ng delay sa buhay mo. Samantalahin mo yung pagkakataon habang mabagal pa yung progress para makakapag-isip ka ng magandang plano sa future. Ituloy ko lang para sa mga single, darating yung panahon na patuloy ka pa rin makaka-attract ng potential person pero makakapili ka na ng person na mamahalin muli. Itong Three of Pentacles na card para sa relationship, kailangan talaga ng teamwork or yung opinion ng iba. At saka patunay itong card na ito na may magandang resulta yung mga pinaplano mo or gusto ma-achieve sa buhay. Sa mga nasa relationship, nagkaroon kayo ng pagtatalo ng person mo. Pero ito pa yung naging dahilan para makapag-isip-isip ka kung ano yung talagang problema sa relasyon. At saka nagkaroon din ng realization kung ano yung personal na kailangan mo. Kung ano yung kailangan at dapat baguhin sa relasyon. At saka pinapaunawa ng cards na mas patatagin ang understanding, patience, at saka pakikisimpatya. Kailangan kasi ng gentle na approach para mareresolbahan yung problems nyo or magkakaroon ng pag-uusap nang matapos yung pinagdaraanan. Timingan mo din kung kailan kayo parehong ready. The Moon, Page of Cups, at Four of Swords in Reverse. Sa health, kung nagkaroon ng pagbabago sa katawan mo, yan ay dahil sa stress. Lalo na't ang ilan sa inyo, may nararamdaman ka na sa katawan mo na pagbabago, pero hinahayaan mo ito or hindi mo napapansin. Kahit na mabagal ang dating ng recovery, gagaling ka pa din. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, pwedeng ikaw ito o yung person mo, na tinatago yung emosyon. Merong sikreto. May posibilidad na ang ilan ay proposal o kaya magkakaroon na kayo ng baby. Pero ang ilan na nasa relationship ay unti-unting nagkakaroon ng recovery pagkatapos ng mga mahirap na pinagdaanan sa relasyon. Pero kung meron pa rin tension sa relationship, huwag niyong ipilit na magkasundo kayo agad. Kasi base na rin sa mga cards, hindi pwedeng madalian yung solution. Kumbaga, kailangan niyo munang magkaroon ng space at huwag sagarin yung person. Sa mga single naman, ang advice ng cards na ito, kilalanin mo muna yung potential person kasi marami ka pang hindi alam or hindi niya sasabihin sa iyo na mga weakness niya. Ang ilan sa ipinapakitang weakness ng potential person ay yung pagiging immature, pero nandun pa rin yung love na nararamdaman niya sa iyo. At saka para sa ilang single, huwag mong ipakita sa potential person na palagi kang nandyan para sa kanya. Bigyan mo rin siya ng space na para ma-miss ka
or malaman kung gusto ka ba talaga niya. At saka sa ilang single, merong person na nanloko sa'yo or nang ghost sa'yo na babalik muli. Gusto ka niyang i-date pero hindi mo na ito bibigyang pansin. Pwedeng tumawag o kaya mag-message siya sa iyo. Itong Lagus in Reverse ay patungkol sa emosyon. Clarity ito tsaka yung talas ng pakiramdam na tama yung hinala mo sa person. At tsaka bato rin ito na katapusan ng pangba-blackmail. At saka makinig ka sa talas ng kutob mo kasi ito yung mag-guide sa'yo kung sino yung dapat pagkatiwalaan at saka hindi.